Good morning mga solid team kaibig. Ayan, nandito po kami ngayon kay Sir Luisito Espinosa kasama ng team kaibig. Tingnan po natin, mag-vlog po tayo sa kanya. Sa tayo doon dumana, idol. Hindi ba dito? Pangano doon na yan? Yung nga, ano, mahirap doon yung kuwan. Ano, ano ba kasi nagkukatan? Kasi alam ko na gusto na kayo? Oo. Kaya nagbibigay ng doon sa akin. Wala nangyayari, eh. Wala mangyayari kasi nga, yung lawyer, yung... kuwan mo na kuwan, patay na. Kaya mahirap nang habulin. Hindi, hindi na pwede ko pala. Yung asawa po eh. Ay, yung asawa? Yung judge. Oo. Ay, naku. Judge pa rin sa akin. Yan ang mga, yan ang mga ako, sasalo. Oo, sasalo. Ikaw natin, kausapin natin si, kung ang pag-asa mo ay si... Sa mag-anak ka ngayon rin, sasalo. Oo. Yan ni asawa. Ibig sabihin, naka-anim ka na pala na judge. Oo, anim na. Ano yung kapalit? Hindi palit ko ng ano, na judge si, ano, si... Oliver Santos. Oo. Ba't tinatakot sa judge eh, utang na yun? Oo nga eh. Dapat binayaran ka sa lahat. Hindi niyo po sinubukan nga na? Hindi ko matakot. Takulo na ako. Sige. Ako na, dami mo kagahal sa kanya, men. Hindi niyo subukan lumapit sa mga ahensya ng mga sports, mga committee, gano'n? Oo, wala. Wala pa. Ipon na natin yung kay Bal, makakuha niyo kay Bal. Bal oo, si Kuya Bal. Hindi, Bal dito. Taga rito na kuha niyo ni Bumbong Marcos at ni Sara Duterte. Campaign manager. Dito, oh, dito sa Pangarap. Pwede kang mailapit ito kay Duterte. Kasi makakuha sila ni Duterte. Kasi pabot nga ng goma na. Bataan. Oh, dito. Kaya ako na yung badahin. Padala kasi. Ano? Mamaya, puntahan natin si doon yung kapitbahay ko, si Parimati. Para makausap natin si Bay. Puntahan natin. Kung anong may tutulong sa'yo. Ay, baka sakali tayo. Malay, baka lapit tayo. Ano? Baka direkta tayo kay Sara Duterte. Oo. Kung ano yung pinahabol mo yung kuwan. Makuha mo yung hostesya. Oo, makuha mo yung... Matagal na nun. Ay, di na kumahal dito. Ang pano? Ayun ang inaatay ko. Ayun. Oo, na. Ngayon, inaatay ako sa... Dito ko na doon sila, ano, doon na mas kiyoyok mo. Oo. Dito na test mo. Pagkaan na to? Na ano, na may hindi ka ng bahay sa kapito. Basta... Balik na mo ba ito? Hindi, makapunta dito sa layo. Ah, may binibinta kang bahay sa Cavite. Tapos dito ka sa Novaliches, Tukuloy. Hindi, okay, pero Novaliches naman. Nagkano ako nag-atawag sa'yo. Nagkano ako ng trabaho. Ah, naghahanap ng trabaho? Hindi, hindi, hindi. May trabaho na. Ah, may trabaho ka na? Oo. Ngayon? Oo. Eh, anong pinasok ka ng trabaho ron? Ano? Hindi ako. Hindi, hindi. Detain ako to, si ano, si... Baldo Rupert. Ni Baldonado, kailangan. Basketball player? Hindi. Boxing. Boxing? Boxing. Baldonado. Kasi, Baldonado, di ba kilala? Ah, kilala ko yun. Ronnie Baldonado. Ronnie oo. Baldonado. Oo, kilala ko yun. Chatting pero ang request ko, ang masasuggest ko na tulong sa'yo, Aiden, mas pabilis ka sumikat. Mag-YouTube ka. Maniwala ka sa akin. One month pa lang, sigurado mamumonetize ka. Kailangan mo lang na cellphone na maganda ang camera. Yun lang. Tapos kailangan mo may... Kailangan mo na may internet ka. Siyempre, kailangan mo... Kailangan mag-upload ka ng... Kailangan mo lang mag-upload ng... mga video everyday, araw-araw. Mas mabilis sumikat. Kita mo nga, si Kwan, nakapagpatay ng mga manito. Mga... Dahil sa pagbablog lang. Sina Cuadro Alas, yung... Nagbibigay sila ng tulong. Nandahil sa YouTube. Ito, mayroon ka na rin.
Vlogger ako eh. Ako yung pinaka-pinuno dito. Sa grupo na to. Shot lang. Ako yung pinaka-leader. Siya leader na. Dito, dito sa mga. Yeah, siya po yung ano talaga. Hindi ako magpapalang nga eh. Ang kwarto lang mag-upload nila ng mga video. Oo. Siyempre, lalagay mo doon na kwarto, Luisito Espinosa. Madaling makikilala. Kilala sa buong mundo. Hindi pa binabayaran eh. Ni Don Pedro, ilagay mo. Pwede, oh. Pwede, hindi po binabayaran ni Don Pedro. Maraming ano, maraming ako. Ang kailangan po lang. Panalo na po ba siya sa kaso? Panalo na siya, pero hindi siya binabayaran. Panalo. Ang kalaban niya, yung asawa na ni Don Pedro, ano? Judge. Kaya nung sabi ko sa kanya, dapat i-upload na lang niya sa ano na. Yun na lang, idol. Kaysa nang magtrabaho ka. Eh, nandito ka lang naman, mag-YouTube ka. Kinakalat po ng reporter na binayaran siya. Pero ang totoo po, yung totoo, wala pang nakukuha kahit siya. Pero panalo na po siya sa kaso. Panalo. Eh, bakit po nagkaganon? Istorya. Istorya ko sa inyo, panalo siya. Ngayon, nasa husgado na yung kaso. Opo. Na ang sheriff na ang maniningil. Opo. Ganito, ginuntahan ng sheriff para singilin. Ang nangyari, nakita yung bahay nila, hindi na nakapangalan dun sa may-ari. Pero sila ang nakatira. Sila ang nakatira. Ngayon, kaya sabi nung attorney na may hawak sa kanya, ganun ang sistema ng ano, ayaw lumalaban pa yung mismo judge na asawa nung Don Pedro. Ilang dekada na, almost 20 years hindi eh, bakit po siya lumalaban? Hindi pa nila binayaran. Kasi ayaw nila talagang magbayad. Magbayad, opo. Eh, panalo naman po nung tao yun. Oo, talagang may bakit hindi nila ibigay? Panalo siya. Ewan po, hindi ko alam kung anong sistemang gusto nilang gawin. Kaya nga sinasabi namin, ganun ba ang hustisya ng Pilipinas? Dahil kasi masyado na silang ano na hindi nilang mabayaran ang anak ko. Eh, ang laban sa boxing, ang kalahating paa nasa hukay. Opo. Ang kalahating paa nasa pagpay. Diba? Bakit hindi nila binayaran? Kahit 5, wala man lang nakuha. Nung pumunta doon sila sa Cotabato, ayaw nila umakyat dahil kasi nga walang pambayad. Dahil ang usapan, magbibigay sila pang nandun na. Opo. Doon na nila ibigay. Hindi nila ibinigay. Di, ganon, nag-usapan, napilitan siya umakyat dahil kasi nga ayaw niya ng gulo. Opo. Umakyat siya, lumaban. Ngayon, sabi, antayin daw pagdating sa Maynila na raw babayaran. Hindi rin nila binayaran. Awa ng Diyos hanggang ngayon, walang bayad. Ilang taon na po? Almost 20 years na. Diyos ko, dalawang dekada na, no? Hindi lang 20 years. Yung malaking tulong din sa inyo po iyon. Dahil kasi, kaya ko sinasabi na bakit ganon ang justisya. Ha? Hindi na ano, ginawa namin, kumuha kami na isang abogado uli siya. Kumuha uli siya. Opo. Eh kasi niloloko na siya. Kumuha siya. Ngayon, yung kinuha niyang abogado, ang pangalan, attorney to. Kalimutan ko na yung attorney na sinasabi niya. Pangalan eh. Basta merong attorney siya kinuha. Opo. Hinawakan siya ng ilang taon. Wala pang knockdown hinawakan siya. Opo. Yung pala, hindi siya nagpapahilo sa husgado. Opo. Malaman namin. Kaya namin nalaman na wala siyang nilalakad. Yung isang abogado na huling kinuha namin na Attorney Santos, siya ang nakadiscover na walang nagpapalo ako. O, diba pandulo kong ginagawa nila? Pero may sinisingil po. Oh, meron talagang sisingilin dahil kasi may pera talaga. Private attorney po ba yung nakuha? Private yung nakuha namin po. Si Santos. Eh ngayon po, Santos. Ano po ang hanap buhay ni Kuya? Ngayon, ito, mga 2 weeks pa lang siya, meron siyang yung tinitrain na singero, dinabayaran siya 500 isang araw, may 2 weeks na siya. Opo. Pero sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, kulubi talaga yung anak ko niya. Kung hindi pa namin kinuha yan sa Cavite ng kapatid, wala. Hindi kakain yan, wala talaga. Kawawa naman din na inabo. 18 million. O, diba? 18 million. Ang laking tulong sa kanya noon. O, sa 18 million, pag nakuha ng abogado yan, ano,
ano, hindi ko lang alam kung ano, doon sa isang abogado kasi 5% eh. Okay. Yung nagpanalo ng kaso, hindi na niya sinasabi kung magkano yung sisingilin niya eh, yung kukunin niya. Kasi, ewan ko kung bakit ayaw nila bigyan ng kopya itong anak ko, nang usapin nila kung magkano yung percentage nila. Okay. Hindi ko alam, nagtataka kami. Kasi nga, siya nakikipag-usap, ayaw niya kami ipakausap. Gusto niya, siya lang. Eh, wala naman siya alam, no, rape naman yan. Nakakabasa, marunong bumasa. Pero ang pag-intindi, hindi niya naiintindihan yung binabasa niya. Kaya po maluloko, kaya kailangan meron pong consent niya. Ngayon, ang loob kasama niya ngayon paglakad yung kapatid. Yung nagpapakain sa kanya. Ha? Ano lang? Tulpo. Oo nga, ano. Ba't hindi niyo po subukan na ito? Galing na po kami kay Tulpo. Ano ayaw na pakiraman dahil nasa husgado. Ah. Sabi ni Tulpo, hindi na natin pwedeng pakiraman, nasa husgado. Ang ginawa lang ni Tulpo, pinagsabi lang na, hoy, magbayad kayo. Utang niyo yan, dapat yung bayaran. Wala na kami magawa. Kasi nga, ayaw ni Tulpo. Pagka, kailangan, pag lumapit ka pala kay Tulpo, yung hindi pa nakawa. Yung sila po mismo magpapayang. Sila talaga magpapayang. Kaya nga, sabi ko sa kanya na isang araw, ano kaya, Louie, kung mag-upload ka na lang ng mag-upload. Okay. Nasa pagkilala ka na ako, si Luisito Espinosa, na hindi ako binayaran ni nung Don Pedro ng labang ko nung ganitong 19. Okay. Hanggang ngayon, panalo na ako, ganito ba ang justisya? Dapat gano'n? Tama ba yung sasabihin kong gano'n? Eh, hindi ako pinakikinggan, ayaw makinig sa akin. Siyang ano, matigas din ang ulo. Ilipin ko niya naman. Gusto niya naman daw sa YouTube. Kaso, siyempre yung pag-i-edit. Pwede naman tulungan. Pwede po namin tulungan yun. Kasi mga sanay naman po. Hindi. Kung mayroon sa kanya tulungan. Maraming salamat. Meron nga ditong nagpakilala ka. Mag-anak talaga namin siya. Spinoza. Gusto niyang tulungan. Kaya nga sa Linggo, sabi niya, papasundo ko kayo dahil darating yung isang judge din na kaibigan niya, papaliwanag, tatanungin, ngayon ipapasilip din sa hugado kung ano ba nangyari, bakit ganito, ganun ang gagawin. Saan po bang, ano, saan po bang korte na... Yan sa, ano, sa pap... Papabin niyo po. Malapit din doon yung Supreme Court. Doon. Ah, Supreme Court po mismo. Talagang Supreme Court na talaga... Hindi. Parang ang Pilipinas ano, kasi, pag wala kang pera. Supreme Court, hindi private attorney. Talagang doon ang ano ng public. Oh. Parang pawn. Yung sasabi namin, yung private na attorney, dito naman yun. Malapit din doon sa top yun. Katabi lang, halos katabi lang din. Yun yung attorney na Santos na kinakausap namin lagi. Yun ang nag-a-update sa amin. Kawawa talaga yung anak ko niya, kawawa. Samantala nung araw na parang ano siya sa tagumpay niya, nanalo. Mabango po mabango siya sa mga ano. Hindi kami namemerhiko sa kanya. Ang kinukuha lang ng tatay niya sa kanya is 10% dahil sa pagtuturo ng tatay niya. 10% sa pagtuturo. Kada laban lang niya, makukuha yun. Kung limbawa, every three months, makukuha niya, may laban siya, saka lang makakakuha yung tatay ng 10%. Kapari siyang niyang naipit na pera na yan, $150,000. Ngayon, sa 150, 10%, mayroong $15,000 ang tatay. Hanggang ngayon, nakaipit. Kinamatayan na ng tatay, wala pa rin nangyayari. Namatay na. Kasi almost 7 years kong inalagaan ng tatay niya. Bedridden. Nung namatay ngayon, halos 15 o 14 years nang namatay. Wala pa kaming nakukuha. Pero hindi kami nag-ano. Pero ngayon, siya makasaksak dito sa amin. Kaya ang iniisip namin kasi medyo meron siyang konting parang mental disorder. Kasi po sa... Tignan nyo, kausapin nyo siya. Maano nyo, maawa kayo sa kanya. Pakiramdaman nyo pag nagsasalita. Paano nyo siya makikilala nyo? Maano nyo. Kayo mismo, pag subukan nyo isama-sama siya, malalaman nyo yung isip niya.
sinasabi. Pero yun mga sinasabi niya sa tungkol sa laban niya, tama. Tama. Kaya lang ba yun parang, tapos minsan pag nakatanggap siya ng text sa ano nang hindi maganda, hindi niya naintindihan yung sinasabi, biglang magagalit siya, sisigaw yan, tapos tatawagin yung kapatid, so, mababasa. Sa tingin niyo po, Nay, saan po niya nakuha yung ganung ano niya? Pagbubuksan siguro, o kaya yung stress niya sa unang asawa niya, na iniwan siya sa Amerika, ganun. Kasi iniwan talaga siya ng asawa niya, ng lalaki, naghanap din ng iba. Tapos na yun, basta yun ang sabi niya, ng lalaki daw. Ngayon, yung mga anak niya, nandun sa asawa niya, tatlo. Hindi po niya natatawagan, nakukontak ka nila. Yung mga anak, kukontak niya. Binibigay nga sa kanya yung isang lalaki niya na ang edad 21. Ayaw niya. Ewan ko kung bakit ayaw niya. Sinasabi namin, anak mo yan, bakit ayaw mo? Dalhin mo dito. O di, sabi ko ganyan, maganda mo, may isa kang anak na mag-aagapay sa'yo. Pagtanda mo, dahil kasi 53 na siya. Sabi ko sa kanya, ayaw niya. Baka kasi, po iniisip niya nanay, hindi po niya kaya. Oo, yun ang nasa isip niya siguro, wala siya magaganon. Eh siya, pag iniisip niya, nandito na siya sa kapatid niya nagpapakain. Opo, syempre mahirap din po sa loob niya yun. Yun ang nasa isip niya. Kaya sabihin ko sa inyo, maaawa kayo sa kanya. Kaya nga ako, bilang stepmother lang ako eh. Pero ako ang nagpalaki, ako ang lahat-lahat. Bago niya inabot yung tagumpay niyang yan, ako ang nagpakahirap sa kanya. Pero maawa kayo. Patay na, umila na yan. 7 years old lang siya, wala nang nanay. Pero 6 silang magkakapatid na halos ako, lahat ang nagpalaki. Pero hindi naman malayo, andito lang sa paligid ko rin yung mga kapatid niya. Hindi rin naman lumayo sa akin. Kahit patay na yung ama nila, hindi rin naman. Yun lang, pag may oras ano, nandito, ipon-ipon sila. Pagdating ng pato, nandito sila magkakapatid. Pero huwag po kayo mawala ng pag-asa namin. Baka isang araw. Kaya nga, pero parang sabi nga ng mga kapatid, Ma, kung nyo naisipin na magkukuha yung pera na yan, wala na yan. Sabi niya gano'n. Pinagluloko na lang siya ng mga abogado. Sabi niya gano'n. Pero kung meron po sigurong makakausap kayo na malakas po talaga sa taas at tutulong talaga. Noon nga, dumapit na kami kay Ramos. Wala pa rin. Hindi rin kami natulong. Kasi nga, Jeps, fiscal yung pangalaman. Judge talaga, pinakamataas yata na judge, kaya ganun, malakas dito. E dinimanda pa nga yung sheriff ng korte. Kasi daw, bakit daw sinisilip yung pera, may pera sila sa banko. Wala nga pera talaga sa banko. Na-transfer na nga talaga kung kani-kanin yung pangalan siguro. E kasi imposible, doon ka, tapos wala kang pera. Yun ang naibigay na. Pero nakasahad naman sa klase na kahit wala na yung amatay, ang kung sino ang magmamana ng ari-ari ng mga anak, yun pa rin ang magmamana. Ah, nakasahad po sa ano? Nakasahad sa kaso. Ayan, sabi sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, mag-blood ka, tinuturo ko. Ay, kaso ay, mahirap sa kausap. Ay, mahirap sa kausap. Guide niya naman po. Kahit anong guide namin, nahihirapan kami. Yan, lagi silang nagtatalo magkapatid. Yan yung kapatid niyang babae. Lagi silang nagtatalo. Yan ang nag-umaano sa kanya. Ito po. Meron pa kami problema. Yun yung lupa niya sa Lancaster. May bahay siya doon at nakaluta. Ngayon, bayad na siya. Ang kulang lang niya, balance niya is 56,000. Hindi nakapangalan sa kanya. Doon sa naging kabit na naman niya. Ngayon, hinabol namin na makuha. Pumayag naman si babae, ibigay. Ngayon, ang sabi naman ng Lancaster, ewan ko, may binigay na papel, napapirmahan pa uli doon sa babae. Dahil kasi may kulang para mailipat sa pangalan niya. Ay, kasi nga, ibinibenta niya, ayaw nga namin ibenta. Pero siya, ang gusto niya ibenta, kaya nagtatalo kami. Sabi ko, yan na lang ang kaunting natitira sa'yo. Ibibenta niya pa po. Bakit ibibenta pa?
daw nang matitira sa kanya. Wala nang matitira. Eh, gusto niya ibenta. Kaya nga, kahapon, sabi ng kapatid, o sige, bigyan mo ko ng perang palakad. Mag-ipin ko ng 1.5 para ipalakad ko. Ayusin ko sa magpagawa ko ng patay pa ko sa abogado. Ngayon, para mabigyan, eh kasi kung akong aasahan mo, sabi ng kapatid, wala ako. Kita mo naman na pagkain nga natin. Pagkain ng mga anak ko, 6. Kasama ka pa, saan ko hagilapin yun, sabi niya. Kaya sabi niya, magagilap ka, total, meron ka naman 500 araw-araw, ipunin mo. Sabi niya, bigyan mo ko sa Sabado, lalakad, ayusin ko yan, para mapapirmahan ko ulit kay Janet, sabi niya. Kasi nga, may buyer. Kasi nga, gusto niya pera, sabi niya, kapatid, inaapura mo magbenta yung bahay na yan. Samantalang yan na lang ang asset mo. Okay, yun na lang po ang natitira. Buti kung makukuha mo yung sinasabing 18 million na yan. Malaking paniniwala niya. Kasi nga nanay, ang pambibig niya, puro pera. Puro pera na makukuha niya. Nagagalit siya sa mga abogado, wala siyang tiwala. Pati yung may hawak ngayon. Sabi namin, antayin mo kung anong sasabihin ng abogado. Ngayon, meron kaming kausap sa Linggo. Titignan namin, pero mataas din yun, judge din, na papasilip namin. Kaya lang sabi nila muna nga, huwag daw nga maingay, dahil papasilip. Titignan ko anong bandagay, kung totoo ba na ganito, na yung... Sabi... Ito po si Jojo Albasan. Ito nga naman, baka dito nung araw. Ah, si... Gimel Mionis. Ah... Thank you.